Tingnan natin, silipin lang natin dito sa butas. Sisilipin lang natin dito sa butas. So Metro Manila Subway Phase 1. Valenzuela, parang Valenzuela Station ata. So yun at magandang hapon sa inyo mga kakalsada. At nandito ngayon tayo sa May Lazaro Street, sakop ng Barangay Ugong, Valenzuela City. Yan. Kung saan dito dito yung may na-excavate yung Metro Manila Subway Phase 1, Mindanao Avenue. Yan. So yun na. So yun, may nagpalipad ng drone ayun. So dito yung may inuhukay na butas. So ano nga pala itong Metro Manila Subway yan. Kilala bilang Mega Manila Subway dati. So, tingnan natin, silipin lang natin dito sa butas. Sisilipin lang natin dito sa butas. Yan. So, ayun yung area niya. So ito yung footage sa baba. So yung mga ginagawa sa baba. Kumamaya kuha natin ng drone shot sa taas. So malaki, tapos marami pa rin bahay na titibagin pala. So ito na at palipatan na natin ng drone shot yung Metro Manila Subway o kilala bilang Mega Manila Subway dati. So nandito tayo sa may Valenzuela Depot Phase 1 Mindanao Avenue. So yan, nakikita nyo naman sa ating aerial shot. So mamaya makikita nyo dyan yung butas kung gaano nakalalim. So baka dito na rin na i-assemble yung tunnel boring machine o yung TBM. So yan, may mga cut and cover section na rin dyan. Kita nyo. Tapos ikita nyo yung ano na yan. Yung malapit sa kulay brown na yan. O yung bakanting parte. Eh baka dyan itayo yung Philippine Railway Institute building. So yun, sa baba niya may mga rib cage na. So ang laki ng sinakop na na lupa nung nung Metro Manila Subway. Syempre malalim-lalim na hukaya niya. So mamaya pupuntahan rin natin yun sa may North Avenue Station. Pero ito yung update dito sa Valenzuela. So lalo mapapabilis yung mga biyahe papuntang Bulacan, Cavite, East Valenzuela, saka Bicutan South. Yan. Nga pala, meron nga pala itong 15 station na posible itong daanan yung Quirino, Tandansora, East Avenue, Anonas, Ortigas, Pasig, Kalayaan, Makati, BGC, Nichols, Taguig, Paranaque, Picutan, saka Pasay, saka Asia World. So ayun na yung butas. Medyo bababa ako dyan mamaya yung drone, makikita nyo. At medyo malalim na yung nahukay. So update to ng Metro Manila Subway as of January 28, 2022.
ahon na nila yung mga excavator dyan. Wala na ako nakikita ng crane dyan kahapon. So, baka dyan na rin nila ano, itayo yung ano, yung tunnel boring machine o yung TBM, o baka dyan na nila i-assemble. Papakita ko sa inyo kung ano. So yun yung bumubutas dun sa mga lupa. So yan, so nandito na ngayon tayo sa may Ugong o Metro Manila Subway, Valenzuela Depot, Phase 1. So yung Phase 1 eh dito sa Metro Manila. Yung Phase 2 niyan ay nasa Bulacan, at yung Phase 3 ay nasa Cavite. So panoorin niyo lang to hanggang sa matapos, at ayan, makikita niyo kung gaano na talaga siya kalalim. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel, Calzada TV. Pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga clearing operation, build project katulad nitong Metro Manila Subway, MRT7, North-South Commuter Railway Project. Yan, saka yung mga build project din dito ni Yorme sa Manila, tulad ng mga Base Community, Condominium, Binondominium, yun yung mga ina-update natin. So kung sawa na kayo sa clearing, ito sa mga update naman, yung mga bago kayong panonoorin. At hindi lang yan, magkakaroon din tayo ng mga walk tour dun sa mga lugar na hindi na akala nyo pinapasok ng mga government. Sa medyo mga nakakatakot na walk tour yung ipipicture natin dito sa kalsada. Kasi kung yung mga magagandang lugar, eh common na sa atin yan. Marami na nagwo-walk tour ng ganyan. Eh dito papakita natin yung mga slum area, yung mga tila nalimutan na ng gobyerno natin. Ah, may mga tao pala dun. Yan. So ito, bahagi ng Valenzuela, Mindanao Avenue. Tapos yung mga kabahayan na yan, parte na ng mga ng Quezon City, sa Uyo. Yan, sa Uyo, Quezon City. So, kung hindi ako nagkakamali, parang Kings Point yung area na yan. So, yan, malawak talaga. Dati may mga pabrika dyan na talagang nag-giveaway. Saka may mga kabahayan pa rin dyan na hanggang ngayon, patuloy na ginigiba para mag-giveaway din doon sa Metro Manila Subway niya. So yan, pababain na natin yung drone natin. Muli po, maraming salamat kay Ma'am Elizabeth North sa pag-i-sponsor niya ng drone sa atin. Yan, lalo-lalo na kay Mr. North. Yan, thank you sa lahat ng sponsor namin, kay Mamita Barbie Kirubin, Aurora sa Aruel Kison, Ate Rabi Bakuli, saka yung mga patuloy pa na magpapadala pa sa atin. Yan, welcome po na magpadala kung ano man yung gusto nyo ibigay sa atin para magamit natin, para lalong mas mapaganda itong ano, pagbablog natin. Dahil wala tayong pambili, mahirap lang tayo sa ngayon, ha? Baka malay nyo, sumikat din itong YouTube channel natin at makatulong din tayo sa iba. So ayan, no? May mga ano tayo dito, mga residente dito na tuwan-tuwa doon sa ating pagpapalipad ng drone dahil nakikita daw sila doon sa camera. So hanggang dito na lang, at pumunta na tayo doon sa ano, sa may North Avenue. Yan, North Avenue Station, malapit doon sa may Trinoma. O yan. So yan, papakita ko talaga sa inyo, ako talaga nagpapalipad. Pasensya na kung hindi pa tayo ganun kabiyasa, pero sooner or later, makakabisado na natin itong drone na to. So, mahirap pagpalipad ng drone, lalo na kung yung naka-manual ka, o yung hindi mo mapipindutin yung mga bagay-bagay na dapat pipindutin mo. Yan. So, eto, nandito na tayo sa may sa may North Avenue Station, malapit dito sa Trinoma. Yan, Quezon City pa rin. Yan. Malapit to, actually, ano to, part to ng Veterans Hospital. Itong area na to. So, ganun din, nag-giveaway din para doon sa Metro Manila Subway, yan. Project, yan.
North Avenue Station, Phase 1 pa rin, parte pa rin ng Phase 1. So lahat ng mga taga sa Metro Manila ay Phase 1. Yung Bulacan daw ay Phase 2, tapos Cavite naman is Phase 3. So kailangan medyo mag-aaral-aral tayo, mag-titingin-tingin din tayo sa mga nagba-vlog na nag-update dahil mahirap, matulongis. Baka kung ano-ano na yung pinagsasasabi natin eh, mali-mali pala. So bago tayo, bago natin to pinuntahan, pinaliparan at nagsasabi kung ano-ano yung mga ano natin dito, eh inaral muna natin. Tapos kumuha rin tayo ng mga tips kung ano yung mga tawag dun sa mga lugar na yon o yung mga gamit o equipment, ayan, para hindi naman medyo nakakahiya. Pero kung may mali pa rin, eh yan, paki-comment na lang po kung ano yung mali para maitama natin sa susunod. So yan, going to Trinoma or ano bang ano to, parang party pa rin to ng Mindanao Avenue eh. Tapos yung nakikita niyo parang part na yan eh, Veterans Hospital yan. So yun. At hindi na natin masyado itutuloy dahil padilim na ng padilim. O paggabi na. At palobat na rin ang ating ano, ating drone. So mabilis siya malobat pag malakas yung hangin. Tapos mabilis din siya mag-init. Yun yung napapansin ko. So yun, pagbalikin natin. Kita nyo naman, gabi na yan. Siguro mga ano, around 6 na ng ano, ng gabi. Kaya bukas na yung mga ilaw. Chat. So medyo tayo, dun lang sa gilid tayo nagpapalipad dahil mahirap na. Dahil alam ko, yung mga ganitong build project eh parang ipinagbabawal ata na ano na ipakita pa sa public. Yun lang yung ano, mga gossip o mga sabi-sabi, pero kung bawal eh pwede naman natin i-delete ito. Yeah. So parte ng Mindanao Avenue. Yun yung mga ano, yung mga takip ng tunnel boring machine eh. Ano, lucky oh, di ba? Kung makikita nyo. So tingin tayo sa baba, baka sumakabit tayo sa crane. So hanggang dito na lang at muli po, maraming salamat sa mga viewers ng Kalsada TV at yun, sana subscribe niyo rin yung Buy Anyone TV para sa mga latest food trip saka yung drone na no copyright. Yan. So pwede niyo siyang gamitin sa ano, sa mga update ng mga build project. At alam ko naman mas marami pang mas magaling sa akin magsalita kagaya nila Sep TV. Yan. Sep TV. Pwede mong gamitin yung drone na copyright dito. Tapos pa-promote na lang yung channel. So thank you so much sa lahat ng ano ha, ng viewers ng Kalsada TV. Salamat din sa patuloy na pagsuportan niyo sa channel kahit na nagsasawa na kayo sa clearing. At nagagalit na kayo sa mga clearing team pati sa mga vendor. So ito, may bago kayong pagkakaabalaan yung mga update. So yan, mapapabilis yung ano natin yan, no? Yung mga biyahe natin kung saan. So from Clark to Manila is malilesin kayo ng 2 to 3 hours. O, hanggang Kalamba yung ano ha, yung North-South Commuter Railways project. Ang haba. O NSCR na lang. So maraming mga project yung ano eh, na Pangulong Duterte natin na sana ipagpatuloy ng mga susunod na mananalong presidente.